Gising ka na pala. Saan mo na ako bumili nito? Ah, ginamit ko yung natitira kong pera. Namalengke na rin ako para sa buong linggo. Asan pala si Maymay JJ? Nandun sa likod, naglalaro. Pasensya ka na, hindi ka na namin nahintay. Kain ka lang yan, ha? Okay lang. Lisa, di pa pinagbawala na kita mag-cellphone sa oras ng trabaho? Ang dami-dami pang gagawin niya sa kusina. Magtrabaho ka muna kaya. Akin yung cellphone mo. Sagutin mo! Akin na! Lukas sa kusina, ang dami trabaho doon. Opo. May mga naireseta pala akong gamot para sa kanya na dapat ipainom. Habang nagpapalakas siya, kayo ba nanay at tatay ni JJ? Opo. Okay, sige. Maiwan ko muna kayo. Inako ni Linda ang pagiging ina sa mga anak ng kanyang ate Melissa. Madali lang naman ito para sa kanya dahil mahal niya ang kanyang mga pamangkin. Pero ang pagsisilbi ni Linda sa kanyang Kuya Ramil, ano kaya ang magiging limitasyon at hangganan? Hello, Linda. Ano? Sa wakas, ate, tumawag ka rin. Pasensya ka na, ngayon lang ako nakasagot kasi yung amo ko, tinuha yung cellphone ko kanina eh. Itinakbo ko si JJ sa clinic kasi nag-aapoy siya ng lagnat. Pero okay na siya ngayon, nandito na siya sa bahay, nagpapahinga. Sigurado ka, okay na siya? O sige, magpapadala ako bukas ng pera ha. Buti na lang nandyan ka. Wala yun, ate. Ay, siya ka pala, Linda. Sasama kasi ako nung amo ko sa out of town niya. Isang buwan kaming mawawala. Ikaw na munang bahala dyan, ha? Isang buwan? Sige na. Kailangan ko ng babaeng telepono, ha? Sige. Mag-iingat ka, ha?